What's up mga idol? Hinebra trade approved na. Available na siya sa Game 1. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. May nakakagulat na update lang tayo sandali tungkol sa mabigat na balita sa Magnolia Hotshots. Dahil trending talaga ngayon sa social media ang request ng mga Magnolia fans, napalitan na ang coach nila na si Chito Victalero. Disappointed kasi ang karamihan sa mga fans nila, dahil ilang taon na ang nakalipas noong huli silang nakatikim ng kampyonato. Kadalasan ang nakukuha na lang nila ay runners-up o second place, at madalas ay quarterfinals pa lang laglag na sila. Kaya ang sigaw ng mga fans ay baka kailangan ng pagbabago. Kailangan daw itong simulan sa coaching staff at kay Coach Chito, para naman kahit papaano ay magkaroon ng pagbabago sa style of play na hindi naman naging effective. Samantala, ngayon ay pag-uusapan na natin ang blockbuster matchup na hinihintay ng lahat ng mga fans. Ngayong Miyerkules, October 9 ay maghaharap na sa wakas ang Barangay Hinebra at San Miguel Beermen. May mga source na nagsasabi na sobrang dami daw talaga ang mga nabentang tickets at halos sold out na nga ito. Sabik na kasi ang lahat na mapanood ang bakbakan ng dalawang malakas na team na Hinebra at SMB. Pero maliban pa dyan, ang hinihintay ng lahat ay kung magkakaroon nga ba ng official announcement ang Hinebra tungkol sa pagkuha nila kay Troy Rosario at kung makakapaglaro na nga ba siya sa Game 1 semis kontra sa SMB. Ayon naman sa mga balita na nakalap natin, nagkasundo na daw ang kampo ni Troy Rosario at ang Barangay Hinebra, nasabihan na nga daw si Commissioner Willie Marshall, handa na nga daw niyang pirmahan ang paglipat ni Rosario. Pero ang problema, kahit okay na kay Commissioner Willie ito, hindi pa rin daw nagbibigay ng official copy of contract ang Hinebra sa office niya, kaya naman hindi pa rin officially member ng Barangay Hinebra si Rosario. Ayon naman mismo kay Troy, nakakondisyon daw ang katawan niya at ready to play nga daw sa Game 1, pero ang hinihintay na lang ngayon ay kung kailan maibibigay sa Commissioner's Office ang copy ng kontrata para aprobahan. Kaya naman huwag na kayong magugulat, kung bago pa man ang Game 1 ay magkakaroon na ng isang nakakagulat na announcement tungkol sa activation ni Troy Rosario sa Game 1 ng semifinals kontra sa SMB. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!